May bisita ka? Wala. Kaninong cup yun? Kay Dax to. Uminom ka? Medyo mabigat kasi yung mga nangyari sa akin. I know you love Zoe, but don't be blinded. Matagal niya nang alam na hindi siya tunay na anak ni Obed. Oh? Ilang beses na tayong niloko ni na Zoe at Moira. So don't allow Zoe to outsmart you this time. Sa labas na po muna tayo kasi nakakahiya dito. Hindi pa ako nakapaglinis eh. Ah, sige. May gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun, Dad? Matagal mo na bang alam na hindi ako ang daddy mo? No, hindi ko alam! Kaya nga ako nagpunta sa building na yun, kaya gusto kong tumulon kasi hindi ko alam yung gagawin ko eh! Do you think I was faking it? Well, Justine has a history of lying. So does Zoe. So, only one of them is telling the truth. And only one of them is still alive for you to talk to. Gusto mo bang malaman kung sino yung totoo mong ama? Oo. Gusto ko siya makilala. Punta na lang kaya natin yung mga kaibigan mo. Baka may alam sila. Gusto ko na kasi magpahingi. Sige, magpahinga ka na. Alam mo bang mapapahamak si Zoe sa pagpunta mo dito? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Sino kausap mo? Hindi na ako babalik dito at ayaw kitang mapahamak. Kahit yun man lang magawa ko bilang tatay mo. Ikaw ang unik ahi ako eh. Thank you for staying, ma'am. Please come again. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening po. May bibisitahin lang po kami. IDs na lang, please. Ay, Ma'am Annalyn. Doktor po pala kayo? Opo. Nanay niyo po si Lynette Santos? Opo, bakit po? Annalyn, Hari. Nandito po sila kanina, ma'am. Kasama niya po si Sir RJ Tanyag po. Kakaalis lang po nila. Sayang naman, di ko sila naabutan. Ay, sayang nga po. Ma'am, palag na lang po. Ay, hindi nga po pala ito gumagana, ma'am. Ian, may button ka? Yes, Carla. Ay, okay lang po. Meron naman po button. Carla? Ito na yung mga guests natin sa taas. Si Laika de la Cruz, si Lauro Maningas, at si Jere Romualdo. Nag-out na ba to? Hindi pa. Jere Romualdo? Pwede ko po masilip yung ID? Bakit Annalyn? Si Doc Jerry, Jere Romualdo. Dati siyang doktor sa Apex na pinatay ni Doc Carlos. Ano? Pwede po bang masilip po yung ID mo? Bilis lang po, please. Ito po, ma'am. Sige. Si Doc Jerry nga. Nakita niyo po ba itsura niya? Hindi po, ma'am. Nakakap po kasi tapos nakamask. Where was he going? Who was he visiting? Let me check, sir. Sorry, ma'am. Wala pong lag. Oh! Why is his ID here? Sure, ginamit lang yung ID niya para makapasok dito yung tao. Hindi kaya si Ducalos yung gumamit? Ano naman gagawin ni Dad dito? To hurt Zoe? Hindi ko alam. Miss, akit na po kami. Sige po. Okay, I will stay here just in case he passed by. Next time, please make sure your guests actually log in where and who they are visiting. And check that their faces match their IDs, okay? Yes, sir. Yes, sir. I'm sorry, Paul. Yes, sir, for that, sir. Zoe!
Alanin. Okay ka lang ba? Pumunta ba dito si Doc Carlos? Ha? Bakit naman siya pupunta dito? May gumamit kasi nung ID ni Doc Jerry para makapunta dito, makapasok dito. Ang tingin ko si Doc Carlos yun. Dahil doon lang, iisipin mo pupunta siya dito? Ano ba? Ang paraning mo naman. Oo, paning talaga ako ngayon, Zoe. Lalo na wala na talaga sa katinoan si Doc Carlos. Ano? Akala ko ba hindi talaga siya baliw? Dati yun. Pero ngayon, hindi na talaga siya napapanggap eh. Nag-hallucinate na talaga siya at nakakausap niya si Dax. Si Dax? Pati ka na eh! Hindi ba ako tinatantanan? Sabi nang tumahimik ka eh! Dad! Sino kausap mo? Wala, nag-iisip lang ako. Zoe, nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko na rin si Doc Carlos na witness ko na may kinakausap siya na hindi namin nakikita. Pero bakit si Dax yung kakausapin niya? Hindi ko din alam. Pero Zoe, hindi yun yung point. Sigurado ka bang hindi siya pumunta dito? Wala nga dito si Doc Carlos. Wala naman siyang rason para pumunta dito eh. Kaya pwede ba tigilan mo na yan? Yan lang ba pinuntan niyo dito? Well, I actually wanted to know if you're okay. You've always been nice to me. Huwag nga mag-feeling. Mabait lang talaga ako sa mga tao. Zoe, andito din ako kasi maitatanong ako sa'yo. Excuse me, miss. May I use the washroom? Yes, sir. This way. Sabi ni Justine, matagal mo na daw alam na... Ay, oo na, oo na. Alam ko na yan. Pero kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Hindi mo naman ako kapatid, di ba? We're not even blood-related. So, kung gusto mong maniwala kay Justine, pinsan mo naman siya. Go ahead. I don't mind. Sige na. So, wait, teka lang. Huwag ka naman laging galit. Natanong lang naman kita eh. At saka, kung ano yung sasagot mo, paniniwalaan ko naman yun. Okay, sorry. Pagod na kasi akong masama yung tingin sa akin ng mga tao eh. Pero, hindi ko alam. Ayun ko lang din nalaman. Wala ako sa'yo. Tawagan ko lang si Doc Kim para makaakit siya dito. Stop!
You have to pay what you've done. You can't run away. Wala yung koreyano to. Utusan pa ako. Hindi sinasagot ni Dokim yung tawag ko. Baka umuwi na yun. Alam mo, pabayaan mo na yun. Ako na maghahatid sa'yo. Hindi, hindi uuwi to. Teka lang, pupuntahan ko siya. Samahan na kita. Ah, hindi na. Matayin mo muna dito si Zoe. Baka mamaya, biglang andito si Doc Carlos eh. Saglit lang ha, Zoe. Ano? May gusto ka sabihin? Tukol sa'yo, wala. Tukol sa akin, meron. Ano mo naisip ko na sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi ko na lang iniwan si Dad. Bakit sa tingin mo nagkakaganyan si Doc Carlos? Dahil iniwan mo siya? Well, hindi naman, Zoe. Natingin ko lang ginawa niya lahat ng crimes na yan dahil iniwan na siya ng lahat eh. He's alone and miserable. No one even cares to visit him, talk to him, or even see him. Ako nga na anak niya, pinabayaan din siya. But don't get me wrong, Zoe, ha? Hindi naman sa dinajustify ko lahat ng crimes ng ginawa niya. Alam mo yun, it's just that I wish I was there to stop him. Or talk to him. Kasi nakikinig naman siya eh. Harry, kung ano man yung ginawa ni Doc Carlos, kung ano man yung mga desisyon niya, sa kanya na yun. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Alam mo, mabait naman si Dad eh. Hindi ko nga alam ba't siya nagkaganto eh. Ba't niya ginawa itong mga to? Pero alam mo, kahit ganun siya, hindi ko pa din siya ipagpapalit. Mahal ko siya eh. Alam ko ako na lang yung anak niya. At hindi ko siya tatalikuran. Sumasagot si Doc Kim. Doc Carlos? Dahil sa'yo, nasira mga plano ko. Kaya babawihin ko nanay mo at papatayin ko ang tatay mo. Pero gagamitin kita! Ah!
Alam mo ba na matagal na palang alam ni Zoe na hindi mo siya anak? RJ. Kanina ka pa tahimik sa kotse. May iniisip lang ako. Tungkol kay Zoe. Alam mo, RJ, parang nabother nga din ako sa kinikilos ni Zoe. Kasi parang siyang balisa, parang siyang aligaga. Eh, nakita ko na yung ganung reaksyon ni Zoe dati. Talaga? Kailan? Nung may tinatago siyang kasalanan. Yung tungkol kay Moira. Honestly, I feel the same way. Parang may alam nga si Zoe na tinatago niya sa atin. Talaga? Pinag-iisipan niyo na naman ng masama ang pamangkin ko? Alam mo, bakit hindi niyo na lang siya ipatawag sa Kongreso? In aid of her expulsion from your family. At kapag hindi siya nakasagot ng maayos sa mga tanong niyo, edi ipakontent niyo siya. Morgana, hindi si Zoe ang ipapakontent namin. Kung hindi ikaw. Bakit ako? Dapat kayo. Eh, ang pa-plastic niyo eh. Sinabi niyo lang na hindi niyo itatakwil si Zoe kahit hindi siya isang tanyag. And yet, what are you doing? You are stabbing her behind her back. Eh, kung ganun din lang naman gagawin niyo, edi itakwil niyo na. Morgana, hindi ko itatakwil si Zoe kahit kailan. Pero, pwede ba ako magtanong? Sure. May naikwento ba si Moira sa'yo kung may naging karelasyon siya? Wala naman. Di naman kami close eh. Bakit? Dahil gusto kong malaman ko sino yung totoong tatay ni Zoe. Ay naku, nagsasayang ka lang ng oras. Wala ka rin lang naman mapagtatanungan, di ba? Eh bakit mo pa umpisahan? Actually, meron. Sino? Si Carlos. What happened? Dr. Carlos is here! Yes, I know. He wants to get my mom and kill my dad! Where did he go? Sir! He ran! There! Please take care of her, okay? Yes, sir! Si Carlos? Bakit ka naman magpapaniwala sa siraulong doktor na yon? Hello? Sino to? Hello, RJ. Ang tanongin mo, kung sino talaga ang totoo mong anak? Hello? Carlos? Ikaw ba yan? RJ, makinig ka. Hindi mo anak si Zoe. Ano sinasabi mo? Hindi ko anak si Zoe? May tumawag kasi sa akin noon. Hindi niya sinabi na siya si Carlos, pero nabusesan ko siya. Ang sabi niya, hindi ko daw totoong anak si Zoe. Si Carlos ba talaga yung tumawag sa'yo? Hindi ko alam, pero kaboses na kaboses niya eh. Eh, teko, si Doc Carlos nga po yan. Ba't niya naman po sasabihin sa inyo na hindi niyo anak si Zoe? RJ, naalala ko nga yan. So, posibleng nagsasabi ng totoo si Carlos? Si Carlos? Eh, di mo nga, baliw siya. Walang maniniwala sa kanya. Still, he might know something. Baka nga kilala niya kung sinong nakabuntis kay Moira. And Lynette, naalala ko lang na sa lahat ng naging kaibigan ko, kay Carlos lang naging okay si Moira. At naalala ko na nilapitan ni Moira si Carlos nung nagkakalabuan kami. Hello? Paki-follow up po! Call for medic! We need your help! Call for medic! ASAP! You're out of your mind! Besides, buhay ng pamangkin ko ang ginugulo nyo. Look, if you want to ask Carlos, go ahead. Yan eh kung pahanap nyo pa siya. Eh di ba nga, nagtatago siya.
Hello, Annalyn? Hello, Nay! Nay, nandito po si Doc Carlos sa condo po ni Zoe! Ano? Anak, pupuntahan ka namin dyan. Mag-iingat ka, ha? Lina, ano nangyayari? Si Carlos daw. Nasa condo ni Zoe. Ano? Tara na, puntahan na natin. Ma'am, ito po. Alkoha lang po ako ng tubig. Thank you po. Annalyn, ano nangyari sa'yo? Ay, Zoe. Andito si Doc Carlos. What? Siya ba may gawa sa'yo niyan? Nakatakas si Doc Carlos eh, pero sinundo na siya ni Doc Kim. Zoe! Zoe, saan ka pupunta? Annalyn, saan ka pupunta? Susundan ko si Zoe, baka mapahamak sila ni Doc Kim. Huwag mo na silang sundan. Hindi pwede. Ako lang naman yung kailangan ni Doc Carlos eh. Ayoko mapahamak pa sila dahil sa akin. Oh. For me? Puntahan mo si Zoe sa kondo. Nandun si Carlos malapit sa area niya. Patayin mo na siya bago niya ikanta tayo. Bilisan mo!